bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyan mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga Sikim at Betmilo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng insena. Sa Sikim at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Hotam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, mga taga Sikim, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, ikaw ang maghari sa amin. Sumagot ang olibo, kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao, kung ako ang mamamahala sa inyo. Sinabi nila sa igos, ikaw na ang maghari sa amin. Ngunit sumagot ang igos, kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, ikaw na ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, sa akin nang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghari sa inyo. Kaya sinabi nila sa dawag, ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng dawag, kung talagang ibig ninyo akong maghari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy.
upang sunugin ang mga sedro ng Lebano. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona, iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob, buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya at makapangyarihan, iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolob. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Na magkasundo na sila sa upa na isang dinaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam na ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw.
Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po sa talinghagang ibinigay sa atin ng Poong Hesus Nazareno sa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo ay kapulutan natin ng napakaraming magagandang aral na dapat nating gamitin o i-apply na ating pinagdaraanan. Isa po sa mga problema natin, marami po ang nawalan ng trabaho at marami po ang nawawalan pa ng trabaho. Kaya nawa, sa inyo po na may mga trabaho pa, eh mas maging, kumbaga, ma-appreciate nyo po na kayo ay may trabaho pa. At sa inyong pagtatrabaho, nawa ibigay nyo rin yung nararapat, ibigay nyo rin yung inyong sarili, yung hinihingi sa inyo na pagtatrabaho na inaasahan ng kumpanya. Dahil kapag hindi ninyo pinagbuti ang inyong trabaho, maaring ikabagsak din ang inyong kumpanya. At kayo rin ang mapiperwisyo. Mahirap po ang walang trabaho ngayon. Kaya nga marami din sa mga tao sa labas ang kung anong meron, kung anong ialok, sige, grab na natin yan. Sayang naman, eh, kailangan natin ng panchicha. Kailangan natin ng pambili ng pagkain. Kaya sana po, sa mga may trabaho, sa mga may hanap buhay, huwag niyo pong sasayangin. Ipagpasalamat ninyo sa Diyos na mayroon kayong trabaho, na mayroon kayong sinusweldo. Minsan po napaisip ako, no? Kasi siyempre naranasan ko din po magtrabaho ng 10 taon. Minsan laging nandiyan yung reklamo, no? Hindi, bakit hindi maalis-alis sa atin yung reklamo? Kasi pagod na tayo. Eh baka ngayon, alin ba nakakapagod? Yung nagtatrabaho o yung nakatambay ka at wala kang trabaho? Di ba? Saka ito sa mga panahon ito, mas na-appreciate natin na kahit anong trabaho, basta't kumita, okay. Pero yung mga may trabaho, parang tatamad-tamad pa. Di ba? Ayaw pa magpursige. Magre-reklamo pa na pagod. Magre-reklamo pa na maraming ginagawa. Eh, pasalamat ka, may ginagawa kayo sa opisina. Kasi kung wala nang ginagawa sa opisina, wala na kayong niluluto, wala na kayong kung ano mang gawain, eh di, magsasara ang kumpanya. Kaya minsan sabihin, ano bang ginawa mo sa buong maghapon para sabihin mong pagod na pagod ka? Di ba eh? Sa panahon ngayon, nauubos ang oras ng mga empleyado sa kaka-internet, surf lang naman ang surf. Di ba? At ang isa po no, na napakagandang aral na makikita natin sa ebanghelyo natin ngayon, iwasan natin ang inggitan. Lalo tigil, iwasan mong mainggit sa natatanggap ng kapwa mo, natatanggap ng iba. Kasi habang nabubuhay ka sa inggit, hindi mo na nakikita kung ano ang natatanggap mo, kundi nakatuon ka na lang sa kung anong natatanggap nila na dapat higit ang natatanggap mo. Imbis na mas maging masaya ka o maging masaya ka na lang na hindi lang ikaw ang may natanggap na biyaya, maging ang iba meron, eh, yung inggit, sasabayan mo pa ng reklamo, eh wala na. Wala nang ginawang mabuti sa iyo ang iyong kumpanya. Diba? At doon nagkakasira-sira. Kapag nagkakaroon na inggitan, nakakalimutan na natin na katulad no, sa aral ng Diyos,
Hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging manggagawa dahil meron tayong maibibigay sa Kanya. Tinatawag tayo ng Diyos dahil ang Diyos ang mayroong gustong ibigay sa atin. Kaya huwag lalaki ang ulo natin na tayo ay magaling, na deserve natin tanggapin ang dapat nating tanggapin, na minsan nagdidemand pa tayo beyond our, no, yung dapat nating tanggapin. Hindi ganun po ang Diyos. Sa Diyos, lahat pwede niyang bigyan. Lahat gusto niyang bigyan. Lahat gusto niya magkaroon. Kaya nga nawa, no, panawagan din natin sa mga naglilingkod sa ating bayan, ang mga politician, ang politics, huwag ninyong gawing business. Ang politika ay paglilingkod na mayroon kayong dapat ibinibigay sa bayan. Hindi dahil magaling kayo, kundi dahil gusto ng Diyos na sa pamamagitan ninyo matanggap ng bayan, matanggap ng tao ang biyaya mula sa Kanya, hindi galing sa inyo. Dahil kung sa atin lang, wala talaga tayong maibibigay na hindi nagmumula sa Diyos. Kaiwasan niyo rin po yung mga inggitan. Hindi nakakabuti sa panahon ngayon yung dahil may ginagawa ang isang syudad, imbis na matuwa ka, may iinggit ka, sisiraan mo pa na dapat kayo ang number one city, kayo ang number one LGU. Hindi makakabuti yan sa ating pinagdaraanan ngayon. Sasabayan pa ng gera, sasabayan pa ng kaguluhan. Kailangan may baguhin tayo sa ating mga pag-uugali. Sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay recipient o beneficiary lang ng Kanyang biyaya, ng Kanyang awa. Dahil Siya ay tunay na mabuti para sa lahat. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin, dahil ang Kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig, napakikinggan Niya tayo at hindi bibiguin ang ating itutugon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan sa pamamagitan ng Kanyang mga misyonero at tagapagpahayag naway maipalaganap ang Ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtiyaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala, at sa halip gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Isama din natin ang kapayapaan sa Afghanistan, naway maghari ang kapayapaan doon at hindi ang kaguluhan. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa altar mo, ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati ni Ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panginoon, ituro mo lantas ng pagmamahal. Maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan mo sarili ko'y ialay para sa'yo. Turuan mo maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko, sa pagkatanging sa kapwa lang makikita ang pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Panginoon, ituro mo landas ng pagmamahal.
maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan mong sarili ko'y ialay para sa'yo. Turuan mong maglingkod sa'yo, hirap ay danasin ko. Sa pagkatanging sa kapwa lang makikita ang pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. At sa paglilingkod may saya sa puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay maging pinagsaluhan, ay aming pinagsaluhan. Inihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y nilulualhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos ering aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati ka namin.